pupuntahan namin ang kuwebang ipinangalan sa lumikha ng mundo. At pinaniniwalaang nakapagpapagaling. Ang Bathala Cave. Kaya madalas napapasok at nagagambala na ito ng tao bago pa mapag-aralan at maprotektahan. Agawad, no? Doc, welcome po sa... Magandang umaga po. Itong kasama natin from DNR. First time natin kasing i-assess ng DNR yung Bathala Cave. Mm-hmm. Okay. Kasama ang DNR at local guides, papasukin namin ang Bathala Cave sa Marinduque. Ang Python Cave na bahagi ng mahabang kuweba ng Bathala ang una naming pupuntahan. Mahirap ba itong Bathala? Kita nyo kasi, hindi halos siya pinapasok ng araw. Tapos, covered pa ng foliage. Kaya yung batuhan, matatalas. At saka covered with moss. Makes it more difficult. And slippery. Sa bukana na pa lang ng kuweba, sinalubo na kami ng mga bantay nito. Dalawang python snakes. Ngayon, pagpasok natin, may nakita na tayo isa dito. Ayan oh, laki. So this is around siguro mga 7 feet ang haba. And another one there which is bigger. Siguro around 9 feet ang haba nung kasi based on dun sa girth sa pangangat sa ano niya, sa taba niya. Para umabot sila ng ganitong kalaki at ganito kataba, means that there's abundant food in this area. Na-sense niya yung aking vibrations dito sa area. Kinakailangan nating mas maging maingat. We have to be very careful when dealing with wild animals like this, no? Kasi akala mo natutulog lang, nananahimik lang, pero biglang ready. They're coiled up and ready to attack anytime. Pero ang ilang mga dayo, nag-iiwan pa ng mga bakas sa loob ng kuweba. Itong caves na to na pinaninirahan itong mga pythons, talagang pinapasok pa rin ang mga tao at tinalagyan ng mga vandalisms like this, no? Yung mga vandalism naman natin is matatagal na talaga yun. Siguro, noong mga panahon yun, hindi talaga... Walang regulation or hindi na protektahan talaga yung cave. Mm. Lately lang po kami, siguro early 90s nung... Pag may papasok, hindi pwedeng walang kasamang gaya. Sa dulo ng Python Cave, naabot namin ang parte ng kuwebang madalang nang napupuntahan ng tao. Nakaiba din kasi yung nature nitong kuweba. Tignan mo yung wall nila, yung mga maliliit na parang ipa sa gilid, sa wall. Tapos halos bawat isa sa kanila, may nakatirang mga ipis. Dami nila dito. Yung mga pythons na nakadepende yung buhay dito sa kuweba na to, yung iba sa kanila, dito na rin namamatay. Ang kalansay at balat ng ahas na nakita namin sa kuweba, nagsisilbing pagkain ng mga ipis na aming nadadaanan. Hapon na nang marating namin ang pangalawang kuweba ng Bathala. Ang Secret Cave. Para siyang dating roosting sites ng mga paligi, pero kukunti yung mga nakatira dito mga paligi ngayon. Wala nang nabubuhay sa Secret Cave. Yung pag-iikot natin kanina, kuya, nakakita tayo ng ganito, mist nets. Ayan, no? So ito yung ginagamit ng mga
nanguhuli actually ng mga paniki. Kami sir ay hindi kami ito kumakain ng paniki. Itong ganitong mga ano eh, ngayon ko lang din napansin. Oo, oh, malaki. Malaki ito eh. Ito, ito. Look at this. Nabuhol-buhol na nga lang, ano? Sa haba ng kuweba ng Bathala, hindi pa nararating ang dulo at napag-aaralan ang loob nito. Dapat talagang magkaroon dito ng assessment dahil delikado pagka pagpasok sa kuweba kung ang isang lugar ay hindi pa totally assessed at hindi pa nagawa ng management plan. So, when entering caves like this and there are wild animals, we have to just have to ano, respect your presence. Ito man sila. And appreciate them from a distance. Bathala Cave is one of those caves na dinadayo pa rin kapag summer. At sa tulong na rin siguro ng mga taga rito, napapangalagaan at napuprotektahan nila yung kuweba ang kagaya nito na hindi ma-vandalize at masira.